Welcome to Amritsar, ang syudad kung saan walang nagugutom dahil dito libre ang pagkain. Dito matatagpuan ang pinakamalaking community kitchen sa buong mundo. Dito nagluluto para mapakain ang nasa 100,000 katao kada araw. Lahat ay libreng kumain dito, walang pinipiling lahi, relihiyon o kasarian. At bukas ito 24/7. Daan-daang empleyado at volunteers ang nagtatrabaho sa kusinang ito. Biruin nyo, gumagastos sila ng $4 million o humigit kumulang 227 million pesos sa isang taon para lamang mapakain ang mga tao. Bakit kaya nila ito ginagawa? Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng United Nations Food and Agriculture Organization, 10% ng populasyon sa buong mundo ang nakakaranas ng kagutuman. Katumbas nito ang 828 milyong tao na walang makain. Dagdag pa rito, 14 milyong kabataan ang dumadanas ng matinding malnutrisyon. At 45% ng mga child deaths ay dahil sa gutom. Ang mga datos na ito ay nakakalungkot isipin. Buti na lamang may isang lugar kung saan bukas ang pinto para sa mga nagugutom. Ito ang syudad ng Amritsar sa India. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Punjab kung saan nagmula ang relihiyong Sikhism. Sa syudad na ito na itinatag noong 1574 AD ni Sri Guru Ramdas Ji, matatagpuan ang tinaguriang Golden Temple na kilala rin sa pangalang Harmandir Sahib. Ang Golden Temple ang pinakamalaking Sikh shrine sa buong mundo. Sa templong ito matatagpuan ang pinakamalaking langgar o community kitchen sa buong mundo na kayang magpakain ng hanggang 100,000 katao kada araw. Bakit nila ito ginagawa? Ang libreng pagpapakain kasi sa mga tao ay bahagi raw ng tradisyon ng mga Sikh na kung tawagin ay seva. Ito ay voluntaryong serbisyo na walang inaasahang kapalit. Kaya simula 1577, ang Golden Temple ay bukas anumang oras at handang magpakain kaninuman. Kahit anong relihiyon o nasyonalidad, siguradong mabubusog. Meron nga daw apat na entrance ang Golden Temple na nasa Timog, Hilaga, Silangan at Kanluran para marating mo ang templo. At sinisimbolo nito na bukas ito sa lahat ng tao mula sa apat na sulok ng mundo. Ang inihahain dito ay vegetarian meal lamang na karaniwang binubuo ng lentils, chapati, chickpea stew, yogurt, rice, kheer, pickles, tubig at tea. Kumukonsumo nga daw dito ng hanggang 375 kilograms ng sibuyas at 100 kilograms ng mga spices kada araw. At nangangailangan ng 100 gas cylinders at maraming kahoy na ginagamit sa pagluluto. Ang chapati ang pinaka-in-demand sa kusinang ito. Malaking proseso ang paggawa nito kaya machine ang ginagamit sa paggawa. Pero meron din namang mga tao na manong-manong gumagawa ng chapati. Nagbibigay rin dito ng kara prasad na isang candy o minatamis na itinuturing na sagrado ng mga Sikh kung kaya't ang pagtangki nito ay maaaring ituring na insulto. Karaniwang nakakagamit sila ng 750 kilograms na ghee na isang klase ng clarified butter at 850 kilograms na harina sa paggawa ng kara prasad. 24/7 din ang operasyon ng kusina para masigurong may maihahaing pagkain para sa mga libo-libong bumibisita sa Golden Temple. At ito ay nagiging posible dahil sa pagtutulungan ng 300 to 350 na empleyado ng templo at daan-daang volunteers na kung tawagin ay sewadars. Pero saan naman kaya sila kumukuha ng panggastos sa kusina? Well, ito ay galing sa mga donasyon. Malaking tulong ang mga donasyong natatanggap ng Golden Temple para matustusan ang gastusin ng operasyon nito na umaabot ng $4 million sa isang taon. Maituturing ngang isang napakalaking responsibilidad ang magpakain ng 100,000 na tao kada araw. Pero dahil mahalaga sa relihiyong Sikhism ang di makasariling paglilingkod, lahat ng ito ay kanilang kinakaya. Kung pagmamasdan mo ang Golden Temple, nagawa sa marmol at 400 kilograms na gold leaf, siguradong mamamangha ka sa kinang at grandiyosong ganda nito. Pero higit
bakit nakahanga-hanga ang kanilang paniniwala sa seva o paglilingkod na isinasantabi ang sarili. Mas nakakabilib ang dedikasyon nito maibsan ang gutom ng maraming tao. Patunay nga ito na kung may tunay na pagmamalasakit sa kapwa, walang taong kailangang magutom. Kung buhay ang pagkikipagkapwa-tao sa bawat isa, di sana'y walang sinumang kumakalam ang sikmura.